Ikalawang araw po ngayon ng filing ng Certificate of Candidacy at alam natin kung ano na ang nangyari. Ito pong si Senator Amy Marcos, bit-bit ang kanyang ina, ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos ay nagpila ng kanyang Certificate of Candidacy bilang re-electionist sa pagka-senador. Pero bago natin puntahan ang kanyang naging pahayag kanina sa Commission on Election ay diyan pala sa Manila Hotel ay ipaalala ko lamang din sa inyo na meron din pong ilang mga personalidad na nagpila na ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Marami na po sila actually. Pero sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kasalukuyang administrasyon, ang nakita natin kanina ay sina Senator Tito Soto, si Senator Panfilo Lacson, at saka sino yung isa? Tatlo sila eh. Saka si... Nakalimutan ko bigla yung isa na magkakasabay. I forgot the other one, but I hope maipaalala nyo sa akin. Ano? But anyway, ito naman pong si Senator Amy Marcos ay talagang naninindigan na siya po ay independent candidate at hindi niya po tinanggap ang endorso ng administrasyong ito. Mas binararapat niya pong kumandidato bilang independent at wala daw po siyang papanigan kung hindi ang sambayan ng Pilipino. Okay, kaya naman, tingnan natin kung makatotohanan ba ang sinasabi nito pong si... Yon, salamat si Lito Lapid. Sila pong tatlo ang nagpila kanina dyan po sa pagka-senador ng kanilang Certificate of Candidacy. Ulitin lamang po natin si Senator Panfilo Lacson, si Senator Lito Lapid at saka si Senator Tito Soto III ang magkakasabay pong nag-file ng kanilang COC sa Manila Hotel. Ngayon, ito naman pong si Senator Amy Marcos ay merong talumpati. Saka syempre, mga katanungan ng media sa kakaharapin niya pong halalan sa darating na May 12, 2025 senatorial election. Pakinggan po natin si Senator Amy Marcos dito. May interview pala. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapag-file ako. Ako yung ikalabing siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong. Pero... Malaya at matatag, naniniwala ba kayo doon? Paano naging malaya? Eh kung nagpapa-impluensya ka sa mga Duterte, dapat meron kang paninindigan talaga para sa iyo at sa taong bayan. Eh kung ano yung pabor sa mga Duterte, yun lang naman yung nakikita mo eh. No? May paninindigan ba yung ganun? Anyway, kayo na ang humusga mga tol. Basta ako hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos. Pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nacionalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance alliance to allow me to work together with every sector to be able to cross the line and to... Isa lang naman ang dahilan kung bakit ayaw mong sumama sa alyansa eh. Nandun si Speaker Martin Romualdez. Na hindi ko mawari bakit galit na galit kayo ni Sara Duterte. Ano ba ang pinaguhugutan ng galit nila kay Speaker Martin Romualdez? Wala namang itong problema sa kapatid niya mga tol, sa ating mahal na Pangulo. Pero masakit din sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na personal choice ka, in-announce ka pa na miyembro ng alyansa, pinili ka ni PBBM, tapos tatalikuran mo ito dahil lamang sa pagpapahalaga mo sa mga Duterte. Get things done. So, eto po ang aking pinipilit gawin. Hi ma'am, good morning. Ma'am, pero
can we just be clarified? Apa? So, yung tama bang sabihin na nag-beg off kayo sa endorsement ng administration coalition? Ganun na nga. Kasi baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi maari masara yung pinto sa iba't ibang sektor. Mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo. Ba't hindi masara? Anong sinasabi nitong masara ang pinto sa iba't ibang sektor? Ibig sabihin ba sarado ang sektor para sa mga yung mga binabanggit mong sektor na yan? Sarado sa kasalukuyang gobyerno? Hindi ako naniniwala dun eh. Huwag mo na kaming bulahin, Amy Marcos. Direktahin mo na ang tao na ayaw mo masaktan ng mga Duterte kaya ayaw mong dumikit sa alyansa. Ganun lang kasimple yon. Huwag mo nang gamitin ang taong bayan. Ang tunay na dahilan mo, ang mga Duterte. Mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon ang nais ko talaga. Wala kang kalaban. Alam mo, Senator Amy Marcos, kung wala kang kalaban, sana tanggapin mo rin ang dilaw. Matatanggap ba ni Senator Amy Marcos ang dilaw? Katulad ng pagyakap ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan, basta para sa bansa at sa bawat Pilipino ang layunin. I don't think so. Iba ang puso ni Senator Amy Marcos, mga tol. Wala akong nakikitang pagpapatawad dito eh. Ngayon, merong isegue natin ng bahagi ang topic. Mainit ngayon na pinag-uusapan si Pebbles Talakera. Sa mutsaring mga post ang nakikita natin ngayon kaugnay niya. At tingnan nyo, isa rin dyan si Live Awake Tayatan. Meron siyang post kanina tungkol kay Pebbles Talakera. Singit lang natin ito. No? Sabi niya po rito, someone forwarded me this, mag-react daw ako. Here's my reaction. This kind of flip-flopping, especially when driven by personal grudges rather than a strong foundation of principles, demonstrates a clear lack of conviction. Initially supporting BBM and Lisa Marcos likely suggested this person believed in their leadership and governance style. In short, hindi niya pinagkakatiwalaan at mukhang hindi katanggap-tanggap na manumbalik para kay Tayatan si Pebbles Talakera sa kasalukuyang gobyerno sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. And most ng nakita ko na mga loyalista, ganun din yung nararamdaman nila. Like Mami Peng at iba pa. Ano? Pero sa akin kasi, iba mga tol. Ano? Ako kasi, kahit gawan mo ko ng pagkakamali, hindi ko yan makakalimutan. Never ako nakakalimot sa pagkakamali sa akin ng sino man. Pero marunong akong yumakap sa taong nagkamali sa akin. Si Pebbles Talakera, grabe ang naging balahuraan namin ito. Sagutan namin sa social media. Winalanghiya ako niyan sa pagsasabi na ako'y addict. Kung ano-anong masasakit na pananalita ang sinambit sa akin yan. Pero okay lang sa akin yon. But never kong makakalimutan yon. But it doesn't mean na porket ginawa niya sa akin ang mga bagay na yon at ginawa niya ang mga masasakit na pananalita sa ating Pangulo at sa ating unang ginang, eh hindi ko na siya tatanggapin bilang kasangga o kapanalig sa pagsuporta sa kasalukuyang gobyerno. Para sa akin, politics is a game of addition. Walang problema sa akin yan. Sige, kumampi ka sa kasalukuyang gobyerno, Pebbles Talakera, good for you. You are very much welcome kung ako tatanungin mo. But it doesn't mean na pagkakatiwalaan kita. And I hope ganun din naman yung iba. At hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin sa'yo ng ating Pangulo, ng ating unang ginang. Pero mas maigi na mas dumami tayong magkakakampi kaysa naman nag-iipon tayo ng kaaway. Diba? Walang problema sa hindi paglimot eh. Pero kung sasabihin ng isa,
Oh, kakampi na ako sa kasalukuyang gobyerno. Okay lang yan, sige, gawin mo yung nararapat. Mag-vlog ka, magsulat ka, suportahan mo ang kasalukuyang gobyerno. Pero hindi ibig sabihin nun, pagkakatiwalaan ka. Magkaiba kasi yun eh. Ano? Ngayon, dito naman kay Senator Amy Marcos, hindi ko nakikita yung ganun. Mapagtanim ito ng sama ng loob eh. Sa totoo lang, ang layo-layo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, sinisikap kong maging kawangis ang kanyang pag-uugali, pero hindi ko kaya eh. Kaya sa mga kaparaanan na medyo kaya ko, gagawin ko. Ano ba ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos? Magkaisa tayo. Ganun ba ang layunin ni Senator Amy Marcos? I don't think so. Kasi kung layunin niyang magkaisa tayo, unang-una, susuportahan niya ang panawagan ng pagkakaisa ng kanyang kapatid at hindi titingnan kung gaano kalalim ang relasyon niya sa mga Duterte. Bakit ko binanggit si Pebbles Talakera? Hindi dahil sa gusto ko siya. Malabong mangyari yon. Pero dahil I am hoping na sa mga darating na panahon, unti-unting maubos sana yung mga kumikritisize kay Pangulo. Maging kakampi natin. Ngayon, kung yung tao, kahit sabihin natin pagpapanggap yan sa umpisa pa lamang, binabalahura na kagad natin. Anyway, this is my opinion. Wala akong magagawa kung ang opinion ninyo, hindi nyo tanggapin si Pebbles Talakera. Pero para sa akin, nasa politika tayo. Mas maganda kung mas marami tayo. Mas maganda kung madadagdagan tayo. At alam na alam yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga nagsusumikap si Pangulo eh, na kahit binalahura siya sa nakalipas na panahon, open arms niya pa rin tatanggapin ang mga ito. Basta para sa bayan at sa bawat Pilipino. Huwag tayo masyadong magtanim ng sama ng loob sa tao. Kasi kung tayo yung magtatanim ng sama ng loob sa tao, hindi natin makakamtam yung sinasabi ng Pangulo natin na pagkakaisa. Isisigaw natin ang alyansa ng pagkakaisa para sa sambayan ng Pilipino, pero tayo mismo ayaw natin tanggapin ang iba dahil hindi natin kakulay, dahil hindi natin kauri. Ang pagkakaisa para sa lahat, hindi para sa magkakaibigan. Hindi para sa magkakakilala lamang. At yun, hindi ko nakikita kay Senator Amy Marcos. Kasi kung talagang naghahangad dito ng pagkakaisa, susuportahan ito ang magandang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa sinasabi dito nitong si Senator Amy? Hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor, tatayo ako ng... Hindi ko talaga maunawaan tong dahilan na ito ni Senator Amy Marcos. Eh. Sa ginawa mo ba ngayon, makakausap ka ng ibang sektor na sinasabi mo? Eh ang mga Marcos loyalist, ayaw na ayaw sa ginawa mo. Sino dito ang loyalista na naniniwala sa ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos? Meron bang nanonood sa atin na loyalista? Kasi ako, tingin ko, tayong mga PBBM supporters, ha? Dalawa kasi ang basically sumusuporta kay Pangulo. Eh. Kaming mga PBBM supporter, ako, to be honest with you, nakafocus lang ako kay Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan at sa hinaharap. Wala akong pakialam sa nakaraan ng mga Marcos. Bahala na kayo diyang mga Marcos loyalist. Pero naniniwala ako na kaming mga PBBM supporter, ang direksyon na tinatahak namin sa pagsuporta kay Pangulo ay parehas din sa inyo. At sa punto na ito, sigurado kami na si Senator Amy Marcos hindi katanggap-tanggap para sa amin ang ginagawa nito sa kanyang kapatid. I do not know sa inyong mga loyalista. Kasi Marcos, itong si Senator Amy, katanggap-tanggap ba sa inyo ang ginagawa ni Senator Amy Marcos? Sa amin, hindi katanggap-tanggap.
Kaya tahasan kong sinasabi na hindi ko to iboboto. Hindi ko ito susuportahan kahit kapatid ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Mag-isa. At yung NP, dati ko na kasi partido yon at wala naman tayong na kikitang sabit sa hinaharap. Opo, pero Sen, bago po yon, nagkausap muna kayo ng presidente na i-discuss nyo po ito sa kanya. Wala nangyari kasi, sabi niya, paano ba ito kung magkaroon ng syempre yung banatan kapag eleksyon, di ba? Birahan, laban-laban. E napaisip ako eh. Sabi ko, paano kahit hindi ako ang magsalita ng maenghang o mag-insulto o kutsain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya kong hindi gawin yun kasi hindi naman ako palaaway. Talaga? Ang pagkakaalam ko may ganyang pag-uugali si Pangulong Bongbong Marcos eh. Balikan natin ang kasaysayan. Ito lang, itong nakaraang halalan lang. Si Pangulong Bongbong Marcos never bumanat kay Lenny Robredo. Ikaw, Senator Amy Marcos, hindi mo ba binanatan si Lenny Robredo? Kung sinasabi mo yung bagay na yan, dapat hindi namin nakita sa nakalipas na halalan. Eh di ba? Ang dami mong mga video kasama si Daryl Yap, binabanatan yung si Lenny Robredo. Hindi ko pinagtatanggol si Lenny Robredo dito, mga tol, ha? Baka ma-misinterpret nyo ako. I'm just stating facts. Para pabulaanan itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kung ganun ang paniniwala mo, dapat nakita namin ito sa nakalipas na panahon. Hindi. Binabanatan mo yung mga kalaban sa politika. Binanatan mo nga si Speaker Martin Romualdez eh. Pinsan mo yun. Tapos sasabihin mo yan, hindi ka babanat. Sa kapagdating ng halalan, hindi pa pwedeng wala kang kakampi. Kakampi mo mga Duterte, kakampi mo mga Marcos. Ano yun? Kung pula ka, pula ka. Kung berde ka, berde ka. Kung dilaw ka, dilaw ka. Kung pink ka, pink ka. Kung blue ka, blue ka. Hindi pa pwedeng nasa pagitan ka. After ng halalan, after ng eleksyon, saka walang kulay na pag-uusapan. Kasi usapin ito ng prinsipyo at paniniwala eh. Ano yun? Yung bawat prinsipyo ng lahat ng sektor, paninindigan mo? Paano kung ang prinsipyo nila ganito, tapos sa kabila ganito, nagsasalungatan, saan ka lalagay? Sa gitna? Pwede ba yun? Pumili ka ng kakampi mo, ganun lang kasimple yun. Ngayon, nakikita ko, kaya lumalagay ka sa gitna, ayaw mo masaktan ng mga Duterte. At the same time, ayaw mo mawala ang boto ng mga loyalista. Huwag mo na kaming tanungin mga PBBM supporter, hindi kami boboto sa iyo. Sabihin na na ako'y matapang o di kaya mataray pa. Okay lang, pero hindi talaga ako palaaway. Eh baka hindi ko matiis kapag maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Ma'am, one last from my end. Pero bukas po kayo sa possible endorsement. Halimbawa po, nakaibigan po ninyong si VP Sara dahil may hugpong siya na malaki ring partido. Hindi ko alam. Hindi ko pa napapag-usapan yon. Ang akin lang... Namamangka sa dalawang ilog. Huwag mong sabihin na isang ikaw yung ilog na tutuluyan ng dalawang magkatagpong ilog. No? Dapat maging categorical ka, Senator Amy Marcos. Kung DDS ka, magpaka-DDS ka. Kung Marcos ka, na sumusuporta talaga sa iyong kapatid, magpaka-Marcos ka. Hindi ko talaga maunawaan yan, mga tol. Ipaliwanag nyo nga sa akin. Kasi may mga naniniwala pa rin naman na iilan dito eh. May mga miyembro nga tayo sa GC na buboto pa rin daw sa kanya eh. Kasi naniniwala silang Marcos siya. At kailanman matimbang ang dugo kaysa tubig, sabi nila. Mas magiging matimbang ang kamag-anak kaysa sa iba. Hindi sa lahat ng pagkakataon, dami nga nagpapatayin dyan eh. Magkakamag-anak dahil sa pera, dahil sa posisyon. Diba?
Kaya dito hinahanap natin yung talagang katiyakan. Ngayon, ako tiyak naman ako sa sarili ko na hindi ko iboboto si Senator Aimee Marcos eh bakit kinokontent ko ito? Para ito sa mga tao na sa aming grupo, ha? Na sumusuporta rin sa ating programa na baka sana magising po kayo. Hindi ko sinasabing natutulog kayo ha, sa pansitan. Pero parang gano'n na yun. Masaktan na kayo kung masasaktan kayo sa sinasabi ko. Pero walang katotohanan na political strategy ito. Nagpapaniwala pa po kayo na political strategy ito. Ang kinakampihan niya si Pangulong Bongbong Marcos at inilalapit niya lang ang kanyang sarili sa mga Duterte para mabantayan ng mga ito. Kalukuhan! Sa tingin nyo ba, ganong kabobo ang mga Duterte? E mga tuso yan? Kung naiisip niyo yun, sa tingin nyo, hindi maiisip ng mga Duterte yun? Siguraduhin natin na sa darating na halalan, ang uupong mga senador, nakasisigurado tayo na hindi papanig sa mga Duterte. Hanggat nakaupo si Sara Duterte bilang vice presidente, nanganganib ang posisyon ng ating pangulo. Kaya ako gustong-gusto ko talaga siyang ma-impeach. 'Yun ang kadahilanan kung bakit gustong-gusto ko ma-impeach si Sara Duterte. Mananatiling threat si Sara Duterte sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, whether we like it or not. Sa apat na pagkakataon, siya ang papalit sa ating pangulo. Huwag naman mangyari 'yon. Dapat alam na alam niyo 'yon. Oh. Kaya hindi titigil ang mga 'yan hanggat kaya nilang sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ultimate na gagawin ng mga 'yan is agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos sa tulong ng taong bayan. Kaya nga wala silang ginawa kundi kaliwat kanan. Gawa ng kwento si PBBM eh. Siraan ang siraan ito. Himbukin ang taong bayan na magalit ito kay Pangulong Bongbong Marcos para makuha nila ang kapangyarihan. Kaya huwag natin payagan yun. At magsisimula iyon kapag matiyak natin na ang mga nasa Senado ay hindi kakampi ng mga Duterte. Ilan pa sa mga senador ang kakampi ng mga Duterte? Marami. Pag si Senator Aimee Marcos nanalo, kakampi ito ng mga Duterte, maniwala kayo. Aalisin nyo na sa isipan nyo yung mga political strategy na yan. Pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, eh mas maigi na. Piliin na lang natin ang sambayan ng Pilipino. Okay. Michael Rogas. Alam mo, Senator Aimee Marcos, huwag mong gamitin ang sambayan ng Pilipino para sa posisyon mo ngayon sa politika eh. Kasi polarize ang Pilipino eh. No? Magkakaiba tayo ng paniniwala. Ang mga botante in particular, hindi solido. PBBM supporter, Marcos loyalist, dilaw, kakampink, iskonyan, puti, blue, berde, mga Duterte. Dapat alam mo kung saan ka lalagay doon. Hindi pwede yung namamangka ka sa lahat. Ikaw ba, Senator Aimee Marcos, tiyak mo bang iboboto ka ng mga DDS? Kaya hindi mo maiwan ng mga Duterte? Sa tingin mo ba, Senator Aimee Marcos, sapat ang bilang ng mga DDS para manalo ka sa pagkasenador? Pero tingin ko mananalo itong si Senator Aimee Marcos, mga tol eh. Nararamdaman ko mananalo ito eh. Kaya nararamdaman ko sakit ng ulo ito sa mga susunod na taon. At sana mali ako. Ang daming mga karapat-dapat sa pagka-senador eh. Unfortunately, hindi sila popular. Isa 'yun sa mga nakalulungkot ngayon eh, nakatotohanan. Na kahit gaano natin gustuhin ang tao na ito na manalo, iboto natin pero hindi mananalo dahil popularity ang eleksyon sa Pilipinas. Sa latest survey, sinasabi
sampu sa 12 senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mataas ang posibilidad na manalo. At tingin ko kasama doon si Senator Amy Marcos. Ibig sabihin, 2 lamang kung sakasakali ang pwedeng makapasok. Mula sa mga Duterte, mula sa mga Dilaw, mula sa mga Pink, mula sa mga independent candidate. Although, ang survey could be a mind conditioning, pero history will tell us na most of the survey conducted, yun ang nagiging reflection ng result ng election. Ha? Kaya sana, uulitin ko lang, yung mga naniniwala pa rin dito kay Senator Amy Marcos, pag-isipan nyo pong mabuti. No? Tingnan nyo po talaga kung tama kayo na ito yung mga estratehiya lamang ni Amy Marcos para protektahan ng kanyang kapatid. Please. Ma'am, magandang maga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Ano po ang pakiramdam kasama po natin ang dating unang ginang sa pagpapagpo ng ating certificate of candidacy? Yung nanay ko excited, hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog. Biglang nariyan na, alas 7, nasa simbahan na, nakikidasal. At inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Nabanggit na po kanina, susuga ko lamang po yung naunang tanong about Vice President Sara. Sa payon. Sabagay, kung kagustuhan naman ni dating unang ginang Imelda na sumama sa kanya, wala tayong magagawa. Pero kung siyang humimok para samahan siya, parang hindi tama. Di ba? Yayakagin mo yung magulang mo para mag-file ng certificate of candidacy? For what? Para sa suporta ng mga naniniwala sa kanya, ng mga loyalista? Sana hindi ganun. Sana si Ginang Imelda Romualdez Marcos ang nagpusa. I mean, sasama ako sa iyo pag mag-file ka ng certificate of candidacy. Hindi yung hiningi mo yung kanyang permiso at samahan siya. Kaya yung reaction tuloy ng iba, pati ba naman sa pagpapile ng certificate of candidacy, kinakaladkad mo nanay mo. Anyway, ulitin ko, baka naman kagustuhan nyo ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, kaya wala tayong magagawa. Pero kung kagustuhan ni Amy, para sa akin, di tama yun. May edad na, mahirapan pang bumiyahe. Diba? Sakaling magkaroon ng endorsement sa pagitan po ni BP Sara at sa inyo po, tatanggapin po ninyo, ma'am? Hindi natin alam. Ang hinihiling ko, yung endorsement ng lahat. Sana talagang tuloy-tuloy ang pagsusuporta at pagmamahal sa akin kanina sa labas, napakainit. Pero nagdatingan yung iba't ibang panig mula sa Ilocos Norte, yung aking mga mayor. Pagkatapos dumating din yung mga IT na... Marami naman palang sumusuporta. Eh bakit dito? Isa lang yung nakita akong sumusuporta, sinipa ako na. Ha? Sinipa ko na yung isang sumusuporta kay Senator Amy Marcos. Kasi ayokong mabulag ng iilan na yan, yung paniniwala ng ilan sa ating mga manonood. Although, alam ko, higit kayong mga may alam sa akin, marunong kayo kaysa sa akin. Pero baka kasi may maligaw, mabola, nung naniniwala dito kay Amy Marcos, kaya sipain kagad natin. Huwag tayo magpapabola dito. Ngayon ko lang na-realize eh, yung ginawang pelikula nung walang kwentang direktor, layunin talaga ng pelikula na yun, iangat lamang si Amy Marcos eh, hindi naman talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, bagamat huli man, nagsisisi ako. Bakit ako nagsayang ng pera sa pelikula na yun? Hindi lang kasi... maliit na halaga ang ginastos ko dun eh. Hindi lang pampanood namin ng pamilya ko, ng aking asawa eh. Ha? Nag-sponsor pa ako ng thousands doon eh. Para lamang mapanood ng iba. Tapos malalaman ko lang ngayon, makukonclude ko lang sa aking isipan na walang hiya. Para pala tayong ginisa sa sarili nating mantika. Akala natin para kay Pangulong
Lumabas ang pelikula na yon. Pero hindi, para iangat lamang si Amy Marcos at sa huli, iangat ang mga Duterte. Buti na lamang, nagkabukuhan na. Kaya tingnan nyo, hindi na natuloy yung ikatlong pelikula, di ba? Kasi bukong-buko na sila. Ang layunin pala, hindi para kay Pangulo. Kung hindi, dito kay Amy Marcos at sa mga Duterte. Amen, yung mga tinggian, yung mga igorot na rin sa labas, natutuwa naman ako dahil andyan yung endorsement ng iba't ibang senior citizen, yung ating mga toda, yung ating mga young farmers at kung sino-sino pa. Kasi sa pakiwari nila, kahit papano, may nagawa naman tayo, higit sa lahat sa mga magsasaka pagkat ako yung pasimunod dun sa pagmimigay ng mga titulo, yung Agrarian Reform Fund Donation, yung bilyon-bilyon na binuhat pa ang sarili, anak ng tetin na yun. Ikaw ang pasimuno? Totoo ba yun, mga tol? Baka mali lang ako ng pagkakaalam, ha? Ha? Siya ba talaga ang pasimuno? Kung ikaw ang pasimuno noon, Senator Amy Marcos, bakit sa kabila ng pagiging dikit mo sa mga Duterte, sa panahon ng sila'y nanunungkulan, hindi mo naisip na isabatas yan? Common sense will tell us na mali ang sinasabi mo. Bakit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na isabatas yan? Bakit sa kanyang kaarawan, pinirmahan ng batas at iniregalo ang matagal nang hindi nakakamit ng mga magsasaka nating kababayang Pilipino? Huwag mong lokohin ang taong bayan. Credit grabber to. Nung teting na yan, siya daw ang pasimuno. Parang hindi ka tanggap-tanggap sa amin yun, ah. Tayong mga PBBM supporter, ah. Sa inyong mga loyalista, tanungin ko kayo, mga tol. Katanggap-tanggap ba sa inyo ang tinura ni Senator Amy Marcos na yan? Na siya ang pasimuno sa pagbibigay ng condemnation sa mga magsasaka nating Pilipino, sa pagbibigay ng mga titulo sa kanila? I-correct nyo nga ako, baka mali yung pagkakaunawa ko, ha? Inyo naririnig ko ngayon, eh. Hindi pala si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasimuno nun. Si Amy Marcos pala ayon sa kanya, kung totoo itong sinasabi niya. Pero di ako naniniwala. Bubuhatin nito yung sarili niya para doon sa magandang ginagawa ng kanyang kapatid. Utang na pasawala natin at nabigyan sa wakas ng individual titles ang ating mga magsasaka. Pero step one pa lang yan kasi alam natin may titulo nga, wala namang pera, wala namang pambili ng abono, wala namang pambili ng krudo. At dahil dito, tatakbo ako muli. Maraming hindi pa tapos. Andyan din sa labas, kasama ng mga seniors, yung ating mga PWD at saka senior citizens. Yung PWD tsaka yung solo parents, wala pong tulong talaga ang pamahalaan sa kanila. Kaya andyan. Andyan sila kasi sabi ko, pagkatapos ng seniors, unahin muna natin. Pero ang sakit naman nun sa kalooban kung ako si Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan ang PWD, nandyan ang senior citizen, wala pang tulong ang pamahalaan para sa kanila. Senator Amy Marcos, nag-iisip ka ba ng tama sa sinasabi mo? Walang katotohanan yung sinasabi mo. PWD anak ko, may tulong na natatamo ang anak ko mula sa gobyerno. Ako mismo, kami na mga magulang ng PWD, particular dito sa Pasig, ang sasabing sinungaling ka. Bakit mo sasabihin na walang natatamong tulong ang mga PWD mula sa pamahalaan? Eh meron namang natatanggap. Ngayong araw nga na ito, manlilibre ng McDonald's yung anak ko, eh. Kasi bakit? Makakatanggap siya ng 1,500 pesos, eh, mula sa gobyerno. PWD siya, eh. Monthly, merong natatanggap ang anak ko mula sa gobyerno. Oh. Tapos, yung mga senior citizen,
May bagong batas lamang na pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sa kanyang administrasyon. Mula sa 500 piso, naging 1,000 piso ang pensyon ng mga senior citizen na kwalipikado. Hindi lahat, ha? Indigent senior citizen ang pinag-uusapan natin dito. Tapos sasabihin mo, walang natatanggap. Naninihira ka ba sa kapatid mo, Senator Amy Marcos? Para lamang buhatin mo sarili mo? Ito yung typical na nakikita ko sa iba eh. Para iangat ang kanyang sarili, sisiraan niya ang ibang tao. Ganyang uri ka ba ng kapatid, Senator Amy Marcos? Anyway, masyado nang masasakit yung mga sinabi ko at ako naman ay mataas ang respeto ko sa ating Pangulo. At bilang kapatid ng ating Pangulo, si Senator Amy Marcos, humihingi ako ng patawad sa mga sinambit ko sa inyong kapatid, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko kasi talaga mapigilan. Ako bilang PBBM supporter ang nasasaktan sa ginagawa ng inyong kapatid eh. Kaya hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat sa lahat po ng manunood natin, 422. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always, and shout out po sa inyong lahat. Bye for now mga tol.